Ang world title fight ni Jerwin Ancajas laban kay WBA bantamweight champion na si Takuma Inoue ay itatampok bilang bahagi ng double header na magaganap sa Tokyo, Japan sa 15 ng Nobyembre. Ang laban ni Jerwin Ancajas ang magsisilbing main event, habang makakalaban niya ang nakababatang kapatid ng boxing superstar ng Japan na si Naoya Inoue, na gaganapin sa 20,000-seater ng Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena. Si Jerwin Ancajas ay nanatili sa United States sa paghahangad ng title fight. Sa kanila ng laban ni Takuma Inoue ay itatanpok si Artem Dalakyan bilang co-main event at itataya ang kanyang WBA Flyweight World Title laban sa Japanese contender na si Shigo Yuri Akui. Ang card ay pinopromote ng Top Rank at eksklusibong e-stream sa United States ng ESPN+. Ito ay magiging isang krusyal na laban para sa Filipino boxer habang siya ay naghahangad na maging isang world champion muli. Mula nang mawala ang kanyang IBF Junior Bantamweight title laban kay Fernando Daniel Martinez ng Argentina noong 2022. Si Jerwin Ancajas ay nakatakda para sa bantamweight title clash laban kay Takuma Inoue. Si Jerwin Ancajas ay kasalukuyang nagsasanay sa Las Vegas kasama ang kanyang trainer-manager na si Joven Jimenez. Ang pagkapanalo ng 5th round stoppage laban kay Colombian Wilner Soto ay ang una niyang laban sa mas mabigat na weight class ay naging daan upang makakuha ng title fight. Si Jerwin Ancajas ang mas may karanasang na manlalaban na may 34 na panalo, 3 talo, ang 23 ay napanalunan sa pamamagitan ng knockout. Nakagawa si Jerwin Ancajas ng siyam na matagumpay na depensa sa kanyang IBF Junior Bantamweight title. Samantalang, si Takuma Inoue ay may boxing record na 18 panalo, 1 talo, at ang 4 ay napanalunan sa pamamagitan ng knockout na iuwi muli ni Takuma Inoue ang bakanteng WBA Bantamweight title sa Japan mula nang binakanti ng kanyang nakakatandang kapatid na si Naoya Inoue. Tinalo ni Takuma Inoue sa pamamagitan ng decision win victory laban sa dating junior bantamweight world champion na si Liborio Solis noong Abril 2023. Itatanpok din bilang supporting bout si Jonah Sultan ng Pilipinas kontra sa Japanese fighter na si Riko Masuda. Ayon sa Topology Community Predictions, si Jerwin Ancajas ay dehado sa laban na may mababang boto na 6%. Samantalang si Takuma Inoue ay may 44%. Ayon nga sa porsyento, ay super underdog ang Pinoy boxer na tila na napakaliit ng tsansa na mananalo sa sagupaan. Kayo? Ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo sa Topology Community Prediction? Mag-comment at pag-usapan natin. Di pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.